Ang next question naman natin, what to sell? Anong ibibenta natin? Saan tayong industry papasok? Yung iba sinasabi nila, mahilig ka sa kotse o sa kotse ka pumasok na industry. Mahilig ka sa cosmetics, sa beauty products yung ibenta mo. So, doon ka mag-apply or yun yung mga i-sell natin. So, it depends eh. It depends dun sa industry na comfortable ka or gusto mong pasukin. It depends. Try mo kung doon ka talaga mag doon talaga yung niche mo, yung ibig sabihin ng niche. Kumbaga kung marami kang sinusubukan mga products or services, naramdaman mo dito ka at home. Kumbaga parang ito, sa kanila ako komportable, ito talaga yung comfortable ako, ito talaga yung na-maximize ko yung skills ko, yung talent ko. So dito talaga ako. So yun yung niche. Now, in my case, marami na akong pinasukan kasi construction, nagbenta ko ng mga waterproofing services. For example, may leak yung building. Ako yung pumupunta sa mga building. Tapos, mamayusin namin yan. Kami yung mag-i-inject ng waterproofing kasi injectable yung sa amin eh. And pinapahid, parang pinipaint. Also, yung mga courses, nagbenta na rin ako. So, different eh. Sa akin kasi diverse yung interest ko. Parang, sabi ko, gusto ko malaman yung bawat industry hanggang mapapasok ko. Kasi I'm learning. And I get to meet a lot of people, different people. Kasi, syempre, kapag same industry ka lang, yun lang yung mamimit mo. Kung baga, limbawa, titinda ka ng mga pintura, construction, supplies, di ba? Yun lang, di ba? Rare ka makakamit ng doctor, ng attorney, kasi nasa construction sites ka. Yes, you may meet them, pero alam mo yun, rare. Kumbaga, hindi siya yung talagang mamimit mo sa work mo. So, ako, diverse. Pero, tatlo yung philosophy ko with regards to selling. Una, dapat, I believe na best yun, yung product na yun. Ako mismo gumagamit. Now, for example, hindi ko naman magamit. Halimbawa, lip balm. O kaya yung mga pambabae, halimbawa, kasi syempre lalaki o pambabae na gamit or something like para sa babae lang. Kailangan, I believe na best yun para sa client ko, pangalawa. Una, ano una? Best yung product na yun. Ako mismo gumagamit ako. Pangalawa, kung hindi ko man magamit, best yun para sa client ko. Pangatlo, it should not be against my faith. Diba yung paniniwala ko? Kasi halimbawa, paniniwala ko, bawal masama magsigarilyo. E di, hindi ako magbibenta ng sigarilyo. Ganun lang. Kasi, syempre, it's hard na magbenta ka ng bagay na sa loob mo, kontra ka eh. Tama? True story, nung nagtitraining pa ako, meron kaming tinrain na company ha. Alak sila. Well, marami namang alak na company. And then, in-offer na ako ng HR, sabi, gusto mo mag-sales ka nila, maraming pera dito. Oh, sorry, hindi ako pwede dito, sabi ko. Kasi, hindi ako pwede doon. Kasi hindi naman ako uminom ng alak. Tapos, maniniwala ba ako na best yan para sa client ko? Ako mismo, hindi. Pero yung ibang salesperson, di ba, go. Ay, hindi ko naman sila ginajudge. Wala tayong ginajudge. It's just that, mahirap kasi magbenta ng ikaw mismo labag sa loob mo. Na magbenta ka para lang magkapera. Again, gusto natin yung best for the client. Kasi sila yun eh. Sila yung may kailangan. Ang in-offer natin, solution. Hindi sakit ng ulo. So, yun. Ano bang gusto mong ibenta? Kung anong meron. Una, kung anong meron. Kung sa tingin mo talaga best yan para sa client mo. Or ikaw mismo gumagamit nun. Kasi sabi nila, kailangan ikaw mismo product ka ng product mo. You have to be the product of your product. Eh, sometimes hindi naman pwedeng ganun. Kasi kung alam, pambabae yung product mo, paano mo gagamitin yun? Pwede yan, pagamit mo sa asawa mo, sa jowa mo, and then try them. Pero hindi ikaw yun, sila yun, diba? So, may question nga si Victor Antonio eh. Do you need to love your product or your service? Ang sagot niya, no. You have to love what it does for your customers. Ano bang ginagawa nun para sa customer mo? Hindi yung egocentric na, ah, maganda yung product ko kasi gumagwapo ako. Ah, kasi, hindi. What it does to your customers? Yun yung mahal mo. Yun yung gusto mo kasi nasosolve yung mga kailangan nila. And also, sa selling kasi, minsan, diba una, saan ka comfortable? Pero kung hanggang doon ka lang sa comfortable na ako dito sa mga kotse, ayoko na.
wala na, wala ka na matututunan. Diba? So, try mo mag-iba ng industry to learn more and malay mo, mas magustuhan mo. Kung hindi naman, syempre may skill set ka naman, madali ka makakapasok sa ibang industry or ibang product or service yung ibibenta mo. Kasi, yung skill set, kapag naano mo na yan, na acquire mo na, wala na, hindi na mawawala sa iyo. It's like basketball, kahit na yun, tagal ka hindi nag-basketball, alam mong mag-dribble eh, alam mong tumira, alam mong mag-shoot. Konting hasa lang, okay na ulit eh. Kasi ganun naman ang sales eh. Basta alam mo yung know-how, na practice mo, na acquire mo talaga, na assimilate mo sa'yo yung mga skills, kung paano makinig, madali na lang magbenta ng product eh. Sabi nga, kung marunong ka magbenta, hindi ka mawawalan ng trabaho. Eto, question. Problema ba yung wala kang pera? Answer. Problema ba yung wala kang pera? Siyempre, hindi. Ang problema mo, kung paano ka magkakapera, hindi yung kung wala kang pera. Kasi kung alam mo kung paano ka magkakapera, hindi problema ang pera. Tama, alam mo kung paano eh, kung paano mag-create. So, as a salesperson, alam natin kung paano mag-create ng pera. So, walang problema. So, kaya maganda maaral natin talaga yung sales, yung selling, yung marketing. Paano ba yun? Diba? Paano mo ba i-execute yung mga bagay na yan? Kasi, kapag nalaman natin yun, naku po, ang laking advantage sa atin and mas mabibuild natin yung confidence natin. Sabi ko nga lagi eh, sa exam, may 100 questions. Eh, alam mo lahat ng sagot kasi pinag-aralan mo. Mamumroblema ka ba? Hindi. Eh, 5 questions, hindi mo alam sagot. Nako, magpapawis ka ng gamunggo, di ba? Kasi, hindi mo alam eh, kahit 5 question lang yan, hindi mo alam sagot eh. So, ganun din, aaralin natin. Ano bang product yung pwede nating i-benta? Ano ba yung okay sa atin? Ano ba yung okay din sa client natin? Ano ba yung mas mamamaximize tayo? So, I hope may natutunan kayo. Maraming salamat. Bye-bye!